sir, at nandito po tayo ngayon at meron po tayong konting hingin na payo sa inyo ngayon regarding po sa ating mga PNP applicants ng NCRPO. Ano po yung magiging resulta nito ngayon kung sakasakali man po magtapos po ito? Yes, gaya ng sinasabi natin, we are trying to implement to the best of our ability yung recruitment process na yun ay kung ano yung kahilingan ng ating Chief PNP ay ipapatupad natin, and this is properly supervised also by our regional director, making it sure that walang hangki-pangki dito sa recruitment, walang palapalakasan, and that all who will be accepted are yung qualified talaga, at wala yung mga sinasabing tinatawag dahil kamag-anak ng general or kamag-anak ng politiko. Hindi po mangyayari yun. We are making it sure that the QR code na pinapagawa ng ating Chief PNP ay properly implemented. And also, we reminded them, kung may mga nagtetake advantage of them, yung mga nangongolekta ng mga fees na hindi naman dapat kinokolekta, we reminded them na isumbong kaagad sa atin. Sir, doon po sa ating mga naghahangad na pasukin o maghangad na magservisyo publiko sa ating PNP, ano po yung mapapayo sa ating mga estudyante pa lang ngayon? Well, for those who are applying to become or vying to become police, what I recommend is that at this early stage, dapat iwas sa mga gulo, iwas sa gusot, because part of our recruitment is the so-called complete background investigation. And yan ang binibigyan natin ng isang emphasis in our recruitment, making it sure that only those with a good reputation are included in this recruitment. Okay, maraming po salamat sa pagpapaulong sa tambahin ng pagkakit. Siyempre, yung ating RHS ngayon ay ipapaliwanag sa atin ano ba yung proseso na mangyayari ngayon sa BMI. Opo. At ito po si Police Lieutenant Colonel Beverly. Ipapaliwanag po niya sa atin yung proseso po ngayon na mangyayaring BMI dito po sa grandstand po. Ma'am, paano pwede pong paliwanag? Ano po ba yung mga ibig sabihin po niyan? Ganito, ganyan po. At saka po yung hawak po niyo. Okay. Magandang umaga sa mga madami nating followers dyan. So, ito na po tayo ngayon sa BMI natin under the leadership of Police General Eliazar, ang ating nameless, faceless recruitment. So, dito po sa stage na to ng ating recruitment process, which is the BMI, after po ng QR code na gagawin po ng ating mga RSU personnel, pupunta na po tayo dun sa timbangan. Madali naman po yun. Tatayo lang po kayo sa timbangan at pukunin ang ating weight. At ito naman po nasa harapan ninyo ngayon. Ito, yan. Ginawa po namin very lively ang color, yellow. Okay? So, para po kitang-kita ninyo yung mga numero o yung mga markings na nandyan. So, makikita nyo po dito, ito po yung lower limit for size ng female. So, 157 cm po ang ating cut-off para sa female. At 162 cm naman po sa male. So, pagdating po ng ating mga aplikante, i-require po natin sila ng proper posture at saka po para makuha natin yung accurate measurement ng kanilang height. So, the proper posture is for them to stand, heels behind the wall, tapos yung buttocks po o yung puwet, balikat at ulo, nakadikit firmly sa wall, at yung mata po nila, looking straight, para perpendicular yung baba doon sa floor. Thereafter, lalagay po natin yung itong flat wooden form sa ulo nila, sa top ng head nila, para po makuha natin yung height. So, kung nandito po yung ulo nila, ito po yung makikita ninyang height. Tutupayo lang ako dito para mas merong batis. So, ito po, makikita po na ang height ng ating aplikante is 162 at kung female po, 1657. So, yan po yung ating gagawin. After po nito, i-encode na po real-time yung mga values. At makukumpit na po automatically yung machine nung ating program, yung BMI nila. At pagkatapos, pipirmahan po natin lahat yung mga records and then yun na po, ma-activate or ma-deactivate yung code nila. Kung pasado sila, activated. Pag hindi po pumasa sa standard na sinet ng PNP, deactivated na po yung kanilang mga QR code. So, that's about it for the BMI. Ma'am, marami po tayong followers na mga nag-aaral pa lang at lagi nakasubaybay sa atin.
ano po ba yung maipapayo sa kanila ngayong hindi pa sila police o di naman kayo mag-a-apply pa lang sila bilang police? Sa mga aplikante po o sa mga estudyante na nagnanais na mag-join sa Philippine National Police, napaka-importante po na paghandaan ninyo ang inyong mga pangarap. So nagsisimula po ito sa pag-aalaga sa mga sarili ninyo. Alamin po ninyo yung mga kakailanganin ninyo pagpasok dito sa ating pambansang pulisya. Unang-una po, kailangan po healthy, kailangan po you are within the height requirement and weight requirement of the Philippine National Police. All other else po, syempre, pagbutihin ng pag-aaral, pasiguraduhin na maging mabuting mamamayan para hindi po magkaroon ng kaso na maging dahilan ng inyong hindi pagtanggap sa Philippine National Police.
Mauricio Bonilla Ruiz at ito ang TNT Recruitment 2021 Special Coverage powered by RMFP NCRPO. Don't forget to like and follow Tambayan ng Police at subscribe rin po natin yung ating YouTube channel Police at Mamayan. Hanggang sa muli po.
The views and opinions expressed by the hosts, vloggers do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO and the PNB.